Sa gitna ng mainit na diskusyon sa Senado, si Senator Zubiri ay nakatanggap ng matinding batikos mula kay Liza Tanas at Tambaloslos matapos ang kanyang matagumpay na pagwawagi sa isang mahalagang botohan. Hindi nagtagal ay naging lamang siya sa mga masasakit na salita mula sa dalawang kasamahan sa Senado. Ang naging pagbatikos kay Senator Zubiri ay kaugnay ng kanyang partisipasyon sa nakaraang botohan sa Senado na nagdulot ng hindi pagpapalit sa kanyang posisyon sa pamahalaan. Sa kabila ng mga akusasyon at pag-iinsulto, nananatili ang kanyang tiwala sa sarili at kanyang paninindigan sa mga naging desisyon. Bagamat lubos na naapektuhan si Senator Zubiri ng mga salitang binitawan laban sa kanya, patuloy rin siyang naglilingkod sa Senado at magtutuloy sa pagtataguyod ng kanyang mga adhikain para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Ang insidente ay nagpapakita ng kahalagahan ng respeto at pagpapahalaga sa isa't isa sa gitna ng politikang nakasagsagan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutukmo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangus Pinas. Ngayon ang magandang labanan o patutsadahan, pasaring Speaker Romualdez versus Senate President Miguel Zubiri tungkol sa charter change. Okay, gusto ko lang ipaliwanag ano, mula kahapon, ngayon and onwards, dito na ako sa General's Viewpoint mag-upload sa lahat ng videos ko o vlogs. Yung dati, yung General's Opinion, buhay pa yon, hindi yon nagurgur. Marami pa rin nakakapanood up to now. Kaya lang, hindi ko na ma-open yung General's Opinion dahil na-hack ng mga tao na may masamang balak. Pinalitan yung password. So, hindi ko ma-open dahil hindi ko alam ang password. So, ganun po ang nangyari. Hindi po nagurgur ang General's Opinion. So dito na ako mag-upload palagi sa General's Viewpoint. Okay? By the way, yung gusto ng dark chocolate, yung pure tablilla or cacao, ito po, bagong dating na stock. Ang bango. So as usual, dito pa rin kayo tatawag o mag-text 0916-9000-997. First come, first serve po dahil limited ang stock. Okay, dito na. Kahapon, may pahayag si Speaker Romualdez nung tinanong siya ng media tungkol sa charter change. Papasaba sa Senado. Ang sagot ni Speaker Romualdez, ay, kayang-kaya yan ni Senator Zubiri. I have confidence on the leadership of the Senate President. Papasa yan sa Senado. Ganon. Para bang, it's a double-edged statement. Ano? To me, parang warning. Pag hindi mo maipasa, delikado ka. Dapat mong ipasa. Something like that. Kasi, diba lately balitado na sisibakin si Senate President Zubiri, papalitan siya ni Senator Jingo Estrada. Ano yun? To me, totoo yun, kailang hindi natuloy. Bakit? Kasi lumalabas na alanganin ang pagpasa ng charter change sa Senado. So ang gusto ng Malacañang, gusto ng nagsusulong sa charter change, kailangan nila ng Senate President na who can deliver the votes. 18 votes ang kailangan. Kaya yun, parang nag-attempt sila na tanggalin si Zubiri, palitan ng bago, yung kaya nilang diktahan. Eh marunong si Senate President Zubiri. Nung nalaman niya yung plano, gumalaw na siya. Nag-prepare na siya ng manifesto of support. Nagpapirma sa mga senador na susuporta sa kanya.
Eh, nakapapirma siya 13. Ika-14 siya, 14 senators pumirma para sa manifesto of support for Subiri. Para matanggal ang isang Senate President, kailangan lang ng 13 senators na pumirma sa isang resolution ba o manifesto. Wala na. Palitan na. Kudita na yun. E 14 ang susuporta kay Subiri. Ibig sabihin, 10 na lang ang hindi. Ah, di wala. Hindi nila kayang tanggalin si Subiri. Okay? So, ngayon, yun, nagpaparinig si Speaker Romualdez. Ah, hindi, papasa yan. Kayang-kaya yan, ano. Kayang-kaya yan ni Senate President Subiri. Pasaring. Pambobola ba? Whatever. Okay, ito. Nakakatuwa dahil may response si Senator Subiri. Dito po sa Manila Standard, balita ngayon. Subiri says he will lose post if pro-Chacha vote is forced. Anong sabi ni Subiri? Hindi pwedeng puwersahan ang Chacha. Kasi ang lumalabas, gusto ng Malacanang by hook or by crook, dapat may 18 votes papasa. Eh, alanganin na, kaya gusto nilang tanggalin. Eh, very, ano, diplomatic ang leadership ni Senator Subiri. Kaya, sinagot niya, si Tumi, ha, analysis ko lang ito, opinion. Yung pasaring ni Speaker Romualdez na kayang-kayang ipasayan sa Senado through the leadership of Senator Subiri. Ganon, ang ano ng Speaker of the House. Ang sagot, eh, mawawalan ako ng trabaho. Masisibak ako pag pwersahin ko ang mga senador. So, ito, basahin ko yung exact statement ni Subiri na to me, nakakabilib. Dapat ganito ang leader. Sabi niya, if I order them, or the senators, to do that, yung ipasa ang Chacha, indeed, I will no longer be the Senate President. Okay? Believe me, I will no longer have the trust and confidence of more than 14 senators if I force a vote, force them to vote in the affirmative, yung mag-yes sila sa charter change. Okay? So, ganito na po ang nangyayari. May dalawang joint resolution ng House and both houses. Resolution of both houses. RBH 6 ang tinatalakay si Senado. Resolution of both houses 7 tinatalakay sa Kamara. Parehas yun. Ang nagkaiba lang yung manner of voting. Yung resolution of both houses number 6 sa Senado, separate ang voting ng House at Senado. Dito naman sa House, joint voting. Doon sila nagkakatalo. So, dito sa House, sigurado papasa na yung resolution of both houses number 7. Bago mag Holy Week break, wala na yan, pasado na yan. Eh, papaano sa Senado? So, it's a big challenge, sabi ni Senator Subiri. Mahirap pwersahin ang mga senador, which is correct. Mga senador na yan eh. Hindi mo naman pwedeng diktahan. Sa House, maybe, nadidiktahan nila, I don't know. Eh, ang senador, may mga ano yan, kanya-kanyang diskarte. So, okay, tingnan natin ha. Ang mga umaayaw. Ito, nakalagay dito sa ano, sa Manila Standard, na-identify na yun. Yung dalawang minority black senators, Pimentel and Hontivero, sigurado yan, ayaw nila. So, dalawa na. No, ang vote nila. Si Senator Villar and Senator Amy Marcos, wala na rin yan. So, apat na.
yung magkapatid na Cayetano. According to the article of Manila Standard, wala na rin yan. So, anim na. Sino pa ang mga dagdag? Eh, yung mga senador na dikit kay PRRD. Bato, okay? Bongo, Robin Padilla, Senator Tolentino. Yun, yung mga 11. 11 senators ang nakikita ko na magboto against sa charter change. Ay, di talong ano, ilan lang, ano, 13 lang ang boboto ng yes, eh kailangan ng 18 votes. Ganun po ang labanan dito sa ano. Bakit ayaw ng mga senador? Hindi sila, ano, ayaw nilang magtiwala kasi lumalabas na pakitang tao lang itong economic provisions na i-amend. Once na na-approve yan, sunod-sunod na yung mga iba pang i-amend, including political amendments, lalo na yung pag-change ng bicameral, itong dalawang houses, gagawing unicameral, gagawing parliamentary style na tayo para wala nang eleksyon ng presidente o prime minister. Ganon na lang yon. Kaya booking na booking sila na yung gusto nila talagang ano, hindi talaga yung economic provisions. Maalala ko ulit si Attorney Dick Rodriguez. Yung sa prayer rally, anong speech niya? Ang problema, hindi ang konstitusyon. Anong problema? Corruption, inflation, at political persecution. Okay? So, good luck po, Senate President Miguel Zubiri. Tama pong ginagawa nyo. Yan ang tunay na leader. Huwag persahan. Yung leadership by diplomacy. Yan ang tunay na statesman. Tunay na leader. Hindi katulad yung mga namuemer sa dyan o yung ibang leader na nadidiktahan. Walang sariling diskarte. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga billions of dollars na investment pledges na nakukuha ang Pangulong Marcos Jr. every time na magbiyahe siya sa abroad. At i-compare natin kung dumadami ba ang trabaho sa Pilipinas. Kasi dito sa balita ngayon, Philippine News Agency, PBBM secures at least $4 billion investment from Germany. Wow! Galing! Tingnan natin, ano ang talagang kalagayan ng trabaho sa Pilipinas? Dumarami o lumiliit? Okay, so ito lang, tablia or cacao, dark chocolate. Mayroon pa tayong available na stock. So, dito lang kayo mag-order, mag-contact. 0916-900-0997. And then, disclaimer, yun po ang ating general's opinion, yung dati kong ginagamit na channel. Nahack po last Sunday at hindi ko na ito ma-open, hindi na ako nakaka-upload ng mga bagong videos doon. But pwede pa kayong makapanood doon. So, kung may mag-upload ng bagong videos yan, hindi na sa akin. O kung may mag-edit-edit, hindi na sa akin yan. Kasi baka gagamitin laban sa akin yung mga videos na i-upload nila. Okay. So, ito. Pinagmamayabang ng administrasyon na ito ang mga billions of dollars na nakukuha nilang pledges every time na magbiyahe. Ngayon, nasa Germany, Czech Republic, ang presidente. I think Germany pa siya ngayon, bukas doon sa Czechoslovakia. Tapos bago lang siya galing sa Australia. Normal na yan, mga press release na investment pledges, billions of dollars. So, yung ordinaryong mamamayan na makikinig lang sa balita na hindi mag-analyze, hindi mag-isip, yun na, wow, ang bait ng ang sipag ng presidente, wow, nakakatulong talaga. But, ito,
Ang Philippine Statistics Authority sa latest data nila, itong January, umakyat, tumaas ang unemployment rate and underemployment rate. So, anong ibig sabihin nito? Kumukunti ang trabaho po sa bansa. So, pakinggan natin itong balita ng ANC, then magdagdag ako ng comment tungkol nito. The January unemployment and underemployment figures in the Philippines rise due to a decline in seasonal jobs. An employers group warns the situation could be aggravated further when new graduates join the labor market. Johnson Manabat reports. The Philippines' unemployment rate climbed to 4.5% in January 2024. This translates to 2.15 million Filipinos without jobs, which is a bit higher compared to October 2023's 4.2% or equivalent to 2.09 million jobless in the country. Mataas lang talaga yung binagsak ng mga employed persons doon sa industries like retail sale. Aside from the retail industry, the number of unemployed also increased in the agriculture and forestry sector, public administration, manufacturing and accommodation, and food services. Underemployment also continued to rise, coming in at nearly 14% in January. Soksarjan has the highest underemployment rate at 26.8%, while the National Capital Region recorded the lowest rate with 8.1%. Data from the Philippine Statistics Authority show the labor force contracted during the survey period, with the overall labor force participation rate for January 2024 declining to 61.1% from 64.5% in January 2023. The top reasons cited for not joining the labor force are household duties, age-related restrictions such as being too young or old, and schooling. The return to on-site work has limited women's participation, while on-site schooling discouraged student workers. But the Employers Confederation of the Philippines says the government must prepare for additional job seekers in the coming months, especially when new graduates enter the labor market. Ang problema is graduation na naman, no? Soon. And every year, mga fresh graduates that enter the labor market plus those who come on age, to working age, about 800,000 to 1 million. Hopefully, just bumababa na rin yung inflation rate, baka naman magtutuloy-tuloy na ng hiring at expansion. So, yun. For January 2024, government data, statistics authority, hindi mo yan ma-doktor. Around 2.14 million jobless Filipinos ngayon. Madadagdagan pa yan, itong graduation, darami ang mga new or fresh graduates na maghanap ng trabaho, madadagdagan pa yan. That's unemployment rate. So, may nakukuha ba tayong ganansya, yung pera ng taong bayan na ginagastos ng Pangulo every time na magbiyahe siya? I think pang 23 or 24th na biyahe niya na ito abroad mula nung umupo siya. So, ibig sabihin, wala pa siyang 2 years, naka 23 na siya, halos monthly siyang nagbibiyahe. Eh, magkano ang gastos? Ah, grabe. Billions of pesos ang ginagastos ng grupo ng presidente every time na magbiyahe siya. Wala sanang problema yan dahil trabaho naman ng presidente ang talagang i-represent niya ang bansa sa international community. Eh, bakit kumukunti ang trabaho? Sana may ganansya tayo ba na hindi nasayang yung billions of pesos na pera ng taong bayan sa pagbiyahe ng presidente na kunuhay mag-attract ng foreign investments. So bakit kakaunti ang nag-i-invest sa Pilipinas? Ito, data ito ng Central Bank.
yung 5 ASEAN countries, tayo po, Pilipinas, ang pinakamababa sa foreign direct investment. Ang nangunguna is Singapore. So, kung sunod, hindi ko na alam ha, Thailand, Malaysia, Vietnam, basta panghuli ang Pilipinas. Kakaunti ang foreign direct investment. So, anong rason dyan? Okay. Yung ease of doing business sa Pilipinas. Grabe, ang daming rikititos. Ang isang negosyante, local man or dayuhan, bago makakuha ng business permit, it will take months. Sa Singapore, oras lang. Think, isa o dalawang oras. Ako, foreign businessman ako. Mag-apply ako. Hours lang. Nakalimutan ko na yung exact. Ah, wala pa yung isang oras ata. Approved na sa Singapore. Eh sa atin, nako, buwan-buwan ang aabutin dahil sa red tape. So, yun sana ang asikasuhin ng gobyerno para hindi sayang yung biyahe. Para may mamumuhunan. Ano pa, maliban sa doon, ease of doing business. Pabago-bago ang palisiya ng gobyerno. So, kung ako ang mamumuhunan dahil walang uncertainty, there is no uncertainty sa sitwasyon sa bansa dahil pabago-bago ang policy, eh delikado ang aking puhunan. Bakit ako mamumuhunan kung mamaya babaguhin ang palisiya? And then, isa pa, corruption. So, ito yung binanggit ni Senator Villar tungkol sa charter change, economic provisions, na sabi, hindi naman problema ang konstitusyon, yung mga economic provisions na yan. Hindi. Ang problema, ang gobyerno, bawasan lang ang corruption at saka pabilisin ang proseso. Yung ease of doing business, yun ang gusto ng mga negosyante. Kaya nga, sayang lang. Hindi mo kung sayang. Anyway, ang sarap bumiyahe na libre lahat. Ang daming sumasama pa. Lahat katulong sumasama. So, yun po ang mga kaganapan. Ito, maliban sa unemployment, underemployment, tumataas din. So, lahat ng sektor, lalo na agriculture, ano yung sinabi? Sa industry, manufacturing, food services, agriculture, forestry, halos sa lahat ng sektor, bumababa ang, tumataas ang bilang ng mga unemployed. Agriculture, ibig sabihin, palpak yung agriculture natin. Oh, more than one year na naging DE Secretary ang Pangulo, anong resulta? Wala. Kasi, I don't know. Lalo na yung corruption sa NFE ngayon. So, papaano ngayon yung promise? Oh, ito, mga pledges, promise ito eh. So, aasahan mo ba ang pangako? Pledges lang eh. Eh, to me, hindi. Dapat, yung actual na trabaho, yun ang dapat i-produce yung actual na trabaho. Paano yung promise? Di ba, nag-promise na pag nanalo, he will create jobs. Para ang mga OFW, sabi niya, hindi na mapipilitan magtrabaho sa abroad. It's not by circumstances yung napipilit, kundi by choice na lang. Kung mayroong gustong mag-abroad, eh choice na yun dahil mataas ang sweldo. Kaya lang, ano ang nangyayari? Maraming lumalabas kasi nagigipit, walang trabaho sa Pilipinas. Lalo na sa South Korea ngayon, nag-i-import tayo ng mga part-time workers, seasonal job. Dahil peak season ngayon sa South Korea, harvest ng mga fruits, vegetables. Kulang sila ng workers.
ang export natin, mga trabahante, 3 to 4 months, 5 months, tapos kinakawawa. So palabas tayo ng palabas. Kaanggang kailan magkakaroon tayo ng maraming trabaho, parang mga Pilipino, mga OFWs na hirap na hirap na napapalayo sa pamilya, nalulungkot, sana makauwi. Ano ba, may pag-asa ba?